Him. Okay, let us start. Sa taon na 1517, si Martin Luther ay isang Augustinian na pare. Nagsimula doon niya pinako sa isang simbahan ang 95 theses niya. No? Doon na simula ang Protestant Reformation or Revolt. Siya ang father ng Protestantism. No? Pare, tumiwalag dahil hindi niya nasayang ayunan ang mga doktrina ng simbahan, lalo na sa mga purgatory at saka indulgence at marami pa doon. At saka yung Eucharist, marami. Lumabas siya. Siya ang nagpasimuno ng tinatawag na Bible alone at saka faith alone. Hindi tayo dapat mapasailalim ng Santo Papa. Yan, siya nagpasimula. Ang ama ng Protestante. Mula noon, hanggang ngayon, nagkawatak-watak na ang kanilang simbahan. Ngayon, meron na silang mga sekta, umaabot na sa mga 40,000, mahigit. No? Si Martin Luther, dahil sa kanyang kagagawan, sa mga panahon na yon, 4 na milyon na mga Katoliko ang lumabas sa simbahan. Masasabi nating madilim na kayugto ng kasaysayan, no? At dahil nga doon, nasabi natin sa mga ibang lecture natin, gumanti ang langit at nagpadala ng apparition doon sa Guadalupe sa mga panahon ding yon, at bumalik ang naging Katoliko ang mahigit 8 milyon na mga American Indian Aztecs, no? So ibang topic 'yan. Ito yung kasaysayan sa kapanahunan ni Saint Ignatius of Loyola. Pansin niyo, 1491, ito nangyari 1517. Doon sa kapanahunan ni Saint Ignatius. Dahil sa kaguluhang 'yon, maraming lumabas sa simbahan. May bago ng ano, for the first 1,500 years, no? First time na nabiyak ang simbahan. Nabiyak siya nung sa Orthodox, sa Eastern at saka Western ng 1557. Pero yun ay hindi ganun ka malubha. Ito mas malubha to. Dahil ito ay lumabas na talaga sa simbahan. Yun ay meron pang pagkaisa yung Orthodox at saka sa mga doktrina. Naniniwala sila kay Maria, naniniwala sila sa mga sakramento, lahat. Santo Papa lang ang hindi. Pero ito iba. Kasi maliligaw na talaga ang mga tao dahil kahit ang mga sakramento at sa ina ng Diyos na si Maria ay hindi na sila naniniwala. Okay? Ang antigo, ang lumang kalaban ng ang Diablo o si Lucifer ay nagbubunyi sa panahon na yon. Dahil sa mga kalituhan, korupsyon, ang pagkawatak-watak ng simbahan, masayang-masaya ang Diablo sa panahon yon. Pero alam naman natin, ng Diyos sa kadayugto ng kasaysayan, kahit pa sa panahon ng Old Testament, nagpapadala siya ng mga tagapagligtas, mga instrumento, mga tao, pinapadala niya sa kadayugto ng kasaysayan para gawin niyang instrumento para makipaglaban, makipagdigma, laban sa kapangyarihan ng kadiliman. Hindi nagpapabaya ang ating Diyos, nagpapadala siya ng mga sa Old Testament judges, kaya nila ni Samson, no? Gideon, no? Mga heroes of the faith. So napansin nyo na bagit natin yung mga ibang pinadala dati, sila ni Saint Benedict, Saint Dominic, no? Saint Catherine of Siena, no? Saint Francis. So kada yugto ng panahon, nagpapadala ng Diyos para labanan ang kadiliman. Kagaya nitong panahon na to, desperate situation, God sent
a man named Ignatius. Ang totoong pangalan niya, pinanganak siya ay Inigo Lopez. Yung Loyola, inadapt niya lang dahil ang lugar nila ay nasa Loyola, Spain. Noong 1491 siya ipinanganak. Yung Ignatius ay ano lang yan, variant ng Inigo. Parang Latin variant ng Inigo ang Ignatius. Okay. Bata pa lang siya, gustong-gusto niya talaga maging sundalo. Interesado siya sa mga pakikipaglaban, yung kung sa ano pa, sa panahon natin, mga martial arts. Mahilig talaga siya doon, no? At ninanais siya talagang maging dakila at magiging kilala na bilang isang magiting na sundalo. May talento siya sa pakikipagdigma. Dahil doon, pinagkalooban siya ng mataas na posisyon at binigyan siya ng mga tao o mga hugpo ng mga kawal para kanyang pamunuan. At saka may ano siya, kilala siya sa pagiging magaling na magduelo. Duelo sa espada or eskrima, no? Kilala siya doon. At pag sumasali siya, nakikipagdigma siya, napapansin ng mga tao na hindi siya nasusugatan o napipinsala. Yun. Kaya lalong siyang sumisikat at nagiging mataas ang ranggo niya. Pero isang araw, habang siya ay nakikipagdigma doon sa Pamplona, natamaan siya ng kanyon, yung paa niya, yung binti at hita niya, no? Dalawa. Natamaan yung kabilang paa, kabilang binti na bale, ang buto. Pero yung isa, kabila, nadurog talaga. At para maligtas siya ang kanyang buhay, para hindi maubusan ng dugo, no? Inoperahan siya ilang beses. Maraming beses siyang inopera para siya maligtas. At sa panahong yun, wala pang anestesya. Kaya napakasakit ang operasyon ng panahon na yun. Ang dinanas niya, hindi biro. Pero kahit anong sikap ng mga doktor na alagaan siya at pagalingin siya, ay ang kanyang kondisyon ay lumalala. Kaya pagdating ng mga isang buwan, pinahanda na siya, sinabihan siya ng doktor na maghanda na sa malapit niyang kamatayan. Nakabinbin niyang kamatayan dahil parang lumalala ang kanyang sitwasyon. Ngunit noong June 29, 1521, sa kakapistahan ni St. Peter and St. Paul, bigla siyang nag-improve yung kanyang kalagayan, gumanda. At patungo na siya sa parang lubos na gumaling, no? And then, siguro nababagot na siya sa kakahiga, hindi man siya makatayo dahil siya ay weak or matamlay. Nag-request siya ng mga libro kung pwede siya magbasa, novel, magaling, para maaliw, no? Mga novel, mga books. Pero yung nurse na naka-assign doon, wala siyang mga novels. Sabi niya, meron, mahilig magbasa kasi deboto yung nurse doon. Ang mga libro niya ay Lives of the Saints, no? At saka Life of Christ. Kaya napilitan siyang magbasa, no? So yun, araw-gabi, yun lang kanyang ilang, isipin mo naman, siguro ilang linggo siyang nakaratay doon sa higaan, napipilitan siya, yun lang talagang mababasa niya. At dito naging malaking impact sa kanya, no? Umukit sa kanyang puso ang mga buhay ng mga santo na na-inspire siya. Kaya mga kapatid, lesson natin, magbasa kayo parati ng Life of the Saints. Ako, dami-dami ko ng mga libro binibili para sa mga anak ko. Yung may mga comics na Life of the Saints, yung madaling maintindihin. Kumpara sa pinapalaro ko ng mga iPad o sa mga games, pinapabasa ko sila ng Life of the Saints. No? So, buhay ng mga santos, yung mga simpleng libro ni Mama Mary about Jesus, catechism,
yun, importante talaga kasi bata pa, simulan na natin. Napakahuli na talaga pag doon mo pa simulan nung magbibinata pa ang dalaga ng mga anak nyo. Magiging polluted na ang mind nila ng mga cartoons at saka mga Disney movies. Speaking of Disney movies, mga kapatid, be careful. Ang Disney movies ngayon ay very diabolical ang influence na. Puro ng mga fairies, sorceress, witches, yung mga ganon. No? Mag-ingat tayo. At saka marami ng violenting mga movies at saka homosexual influence ang pinaparating ng Disney movies. Hindi siya wholesome na. No? Okay, balik tayo. Malaking impact yung mga pagbabasa niya ng Life of the Saints. At hindi rin natin masabi na aksidente lang yun. Siguro, lahat naman nangyayari dito sa buhay natin, sinasadya ng Diyos, pinapahilintulutan niya. So, ang makukuha nating aral doon, bakit siya natamaan? Lahat yan, pinahintulutan ng Diyos. Kasi, parte yan, bahagi ng kanyang plano para kay Ignatius. Na kung hindi pa natin naintindihan, eh, nang magtatampo tayo sa Diyos, bakit ito nangyari sa kanya, ganon. Pero ito lahat ay plano. Dahil na-hospital siya, nakapagbasa siya ng libro, ng Life of the Saints, dito nagbago ang buhay niya. So maraming paraan ng Diyos para gamitin yung mga masakit na experience ng buhay natin, no? Na para tayo maging santo, para tayo maging banal. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa o ma-discourage pag may mga masamang mangyari sa buhay natin. Ang importante lang, magtiwala lang tayo sa Diyos na itong lahat na nangyayari sa buhay natin ay patungo sa ating kaligtasan at kabanalan at sa kanyang kaluwalhatian. So, as he lay in bed, habang siya ay nakaratay doon sa higaan, nagkaroon siya ng, nag-develop siya ng desire, pagnanais na mag-servisyo kay Kristo. Instead na maging sundalo, inalis na niya sa kanyang isipan ang pagiging magiting na general, na magiging sikat na general. Instead, binago niya ang kanyang pananaw sa buhay, gusto na niyang mag-servisyo habang buhay kay Kristo. At gusto niyang i-convert ang mga umalis sa simbahan, mga non-Christians. Lalo na sa panahon niya, 4 million ang umalis sa simbahan. Gusto niyang ibalik. Ituruan sila sa totoong turo ng simbahan, ng totoong simbahan, Santa Iglesia Katolika. So, on March 25, 1522, medyo maayos na ang kalagayan niya, makalakad na siya, nakatayo na siya, lumabas siya sa hospital at pumunta siya sa malapit na simbahan sa Santa Maria de Montserrat sa harap ng image ng Black Madonna ni Mama Mary. Inalay niya ang kanyang sandata, uniforme, military uniform, at ang iba niyang mga damit, binigay niya lahat sa mga mahihirap mga pulubi. At doon, sinabi niya na handa na siyang sundin talikuran ng mundo at pagsiservisyuhan si Kristo sa araw na yon. Mula noon, ginagawa niya mga matitinding mga penitensya at inaalagaan niya ang mga may sakit doon sa hospital sa Montserrat, sa may Manresa na lungsod, no? Kahit di siya doktor o no, may mga masakit, may sakit doon sa malapit sa nakapalibot sa hospital, tumutulong siya mag-alaga at gumagawa siya ng mga matitinding penitensya. Para siya makakain ay naglilimos siya. Nanghihingi siya para makakain at nagtatrabaho din siya kung anong mga kaya niyang pwedeng trabahuin, no?
na doon sa palibot ng hospital habang siya ay tumutulong, nagtatrabaho, nagpapalibos. Meaning, siya ay namumuhay na parang dukha. At ilang buwan pagkatapos doon, lumipat siya sa isang kuweba at doon na siya nag-spiritual retreat. No? At doon sa kanyang spiritual retreat ng ilang buwan, doon siya nakaranas, nakatanggap ng napakalaking pagbabago sa kanyang kaluluwa. No? Nakatanggap siya ng maraming mga spiritual vision. At hindi lang spiritual vision kundi physical vision. Isang araw, habang siya ay nagdarasal, nagpapasalamat, no? Nakakita siya ng isang anyo na parang anyo na hindi niya mawari kung ano 'yon. Parang hugis na hayop, pero ito ay napakagandang anyo na kapag ito kanyang nasisilayan, siya ay napupuno ng kaligayahan, napupuno ng galak ang kanyang puso. Natutuwa siya habang niya ito'y nasisilayan. Habang tinitingnan niya ito, punong-puno ng kaligayahan ang kanyang puso. Huh? Ang itsura ng anyo ay hindi niya lubos matanto kung ano ito. Itong picture, ako nalang naglagay kasi sa description sa libro. Para daong serpent na kumikinang, glittering eyes, kumikinang. Pa. Sa kada tingin niya nito, napupuno ng galak at kasiyahan, kaligayahan ang kanyang puso. Pero kung ito ay aalis na at hindi na ito makita, napupuno ng kalungkutan ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa. No? Hindi mapakali ang kanyang puso at nalulungkot siya. His soul was violently agitated by the thought. No? Yun. At hindi lang yun, tila ba ang Diablo ay gusto siyang i-discourage sa kanyang napili na yugto ng kanyang buhay. Pilit siyang dinidiscourage at pinipigilan sa kanyang desisyon na ibigay ang kanyang buhay kay Kristo. Isang araw bumulong ang Diablo sa kanya. Sabi ng Diablo, kaya mo kayang tiisin at manatiling tapat sa iyong sinumpaan? Etong kahibangan na pinasok mo, kaya mo ba itong panatiliin hanggang ikaw ay tumanda? No? Kung ako sa iyo, tigilan mo na itong kahibangan mo habang maaga pa. Sinasayang mo lang ang buhay mo. No? Pero ito ay alam ni Saint Ignatius na ito ay galing sa Diablo, kaya sinagot niya, ikaw, kaya mo bang dagdagan ng kahit isang taon lang ang buhay ko? Diyos lang ang makapagbigay. Ikaw, kaya mo bang dagdagan kahit isang taon ang buhay ko? So dahil sagot na yon, lumisan ang Diablo at nagwagi siya sa puntong yon. At ang kanyang puso at kaluluwa ay nagkaroon ng kapayapaan sa puntong iyon. Umalis ang Diablo. At pagkaraan ng mga ilang araw, dumaan na naman siya sa yugto na nagsasalit-salit yung kalungkutan at kaligayahan sa puso niya. May mga araw na puno ng kalungkutan ang kanyang puso. Para siyang kung sa ano pa, depressed. Hindi mo alam. So, lesson learned, yung mga sinasabi nilang mga depression, hindi mo ma-explain, hindi mo mapaliwanag, bakit bigla ka nalang na-depressed.
huwag niyong pagbintangan ka agad yung mga psychiatry or psychology. Malaki ang posibilidad galing sa Diablo yan. Pwedeng magbigay ng depression. Pero pag ito, pag binasa mo itong description dito, napakalaking posibilidad na ito ay depression galing sa Diablo. So wala na siyang ganang mag-pray, kahit yung vocal prayer lang, kahit mag-attend ng misa, kahit gumawa ng kanyang penitensya at ng kanyang mga spiritual exercise, wala na siyang gana. Puno ng pighati, ng kalungkutan na hindi niya mawari ang kanyang puso. At may araw na naman na bigla na lang itong mga parang mabigat na mga pinapasan niya ay biglang nawawala, natatanggal, at maligaya na naman ang puso niya na hindi niya naman mapaliwanag. Parang may biglang may tumanggal sa kanyang mabigat na pinapasan at siya ay maligaya. Kaya natanto niya, sabi niya, ano ba itong napasukan ko? Ano ba itong klaseng bagong klaseng buhay na pinasukan ko? Kasi never pa niya itong na-experience nung nasa kabataan pa niya, nung nasa sundalo pa siya. Never. Ngayon niya lang ito na-experience nung andito na siya sa kuweba na nag-i-spiritual retreat at nag-desisyon na ibigay ang buhay kay Kristo. Yun. Pagkatapos niyang malagpasan yung mga ganong mga pagsubok, no? Meron na naman siyang na-experience na tukso na napaka kung sa ano pa hindi mo mapansin kasi napaka pino very subtle, hindi mo mapansin na ikaw ay tinutukso na pala etong tinatawag na self satisfaction on the merits, kasi gumagawa siya ng mga penitensya, puasa, pagtitimpi, no? Lahat 'yo. Para siyang tinutukso ng demonyo na dahil ginagawa mo 'to, napakagaling mo. Napakabait mo, napakabanal mo na. Oh, 'di ba? Parang pinapapasok sa utak niya yung tinatawag na spiritual pride. Kaya mag-ingat din tayo niyan, mga kapatid. Kaya ang warning, pag tayo gumagawa ng mga fasting, penitensya, pagtulong sa kapwa, dapat huwag mong hayaan papasok yan sa iyong ulo. Dapat to God be the glory. Yung iba, to God be the glory nga, pero hanggang sa text lang dun sa Facebook, to God be the glory, pero yung puso, nagyayabang, no? Hanggang caption na nga lang yung iba, no? Pero dapat, hindi lang sa caption yung to God be the glory mo, dapat hanggang sa puso mo na lahat ng ginagawa mo ay kung iisipin, walang katiting lang yan sa pinapagawa ni Kristo sa atin. Kaya be humble pa rin tayo sa lahat ng mga ginagawa natin para sa Diyos at para sa ating kapwa. Na ito ay ang ginagawa mo dahil sa pagmamahal ng Diyos at ikaw ay isang servant, no? Kaya wag dapat nating ipalobo ang ating mga ulo. So yun ang tukso na pumapasok sa isip niya at sa kasabi ng devil, ng Diablo, pwede ka nang mamatay. Bakit? Ang dami mo ng deposito sa Diyos. Ang banal-banal mo na, ang bait-bait mo na. Straight ka na sa heaven. Kaya mag-ingat tayo, kasi kahit anong banal mo sa tingin mo, ang kabanalan mo hindi dahil sa mga pinagagawa mo. Ang kabanalan mo ay dahil lahat galing sa kay Kristo, hindi sa pinagagawa mo. Ginagawa mo lang yan lahat dahil gusto mong paglingkuran at sundin ang kalooban ng Diyos. Pero ang nagpapabanal sa atin ang grasya ng Diyos. Amen?
Kaya huwag talaga pumasok sa isip mo, sa utak mo, yung mga penitensya. Yung penitensya ay instrumento lang para maabot natin, no? Instrumento na nakakatulong para maabot natin ang kabanalan. Hindi siya ang destinasyon. Yung iba kasi, nakapag-penitensya na ako, nakapag-fasting na ako, yun, banal na ako, no? Instrumento lang yan. Tools. It is only the means, hindi siya yung, no? Means lang siya. Hindi siya ang end, no? Pwede ka nang mamatay, straight to heaven ka na. So, hindi. And then, minsan din, nakakaranas din siya ng ano, scrupulosity. Alam niyo ba yung scrupulosity? Yung sobrang higpit, yung kahit wala kang ginagawa makakasalanan, akala mo kasalanan, hindi din maganda yan. Sa spirituality, iwasan din natin yan. Yung kahit pinatawad ka na ng Diyos, sabihin mo po rin, hindi pa ako pinapatawad. Kasalanan na yan. Pag ganyan, you are insulting the divine mercy of God. Kahit pinatawad ka niya, scrupulosity. Toxic yan. Extreme. Hindi din magandang masyadong lax, relax na, ay, okay lang, naiintindihan ako ng Diyos, kahit anong gawin ko, patawarin ako. Hindi maganda yan. Hindi rin maganda ang sobrang higpit na kahit walang ginawang kasalanan, sabihin mo kasalanan. Sa'yo, kahit sa iyong sarili. No? Mag-ingat tayo. Dapat andun tayo sa balanse. Naging depressed siya at one point, nakapag-isip siyang mag-suicide. Yun ang mga experience niya doon sa kuweba. And then, nagkaroon siya ng pandidiri sa kanyang desisyon na sa buhay na, na kanyang tinahak. No? Na buhay na kanyang pinasok. Natutukso siya na bumalik sa kanyang dating buhay na maging sikat. No? At ang kanyang mga pagtalikod sa kamunduhan para sa kanya ay parang walang nangyari. Pero to make the long story short, pagkatapos ng 10 buwan, 10 months, nakipagdigma, nakipag-penitensya, siya ay nagwagi. No? Nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Isang araw, habang pupunta siya sa simbahan ng St. Paul, doon may maliit na batis doon, umupo siya. Habang nakikita niya yung dumadaloy na tubig, biglang nabuksan ang mata ng kanyang kaluluwa. Meaning, binigyan siya ng Diyos ng spiritual vision. No? Naging maliwanag ang lahat sa kanyang isipan. Lahat mula noon, nagbago ang pananaw niya sa lahat ng bagay sa mundo. Everything appeared to him in a new light. Yung parang ang isipan niya ay pinagkalooban ng Diyos ng ibang klaseng kaalaman. No? Ibang klaseng kaalaman, kaya lesson yan mga kapatid. It is the Holy Spirit that gives us wisdom. Kaya yung wisdom na yan, galing sa Holy Spirit, hingin natin sa Holy Spirit yan. Kasi pag binigay ng Diyos, tatalunin mo pa ang lahat ng mga theologians sa pag-intindi ng mga mystery ni God. Hindi mo lang ito makukuha sa pag-aaral na walang prayer. Kasi kung pag-aaral lang at saka yung pakay mo ay maging matalino at magaling sa mata ng tao, pwede kang maging magaling mag-memorize, marami kang alam, pero wala kang wisdom na maintindihan mo ang spiritual na mga movements sa mundo. No? So, ang natanggap niya na wisdom, na kaalaman sa puntong yon, no, ay napakarami na hindi matumbasan ng 62 years niyang experience sa mundo. Sa yung panahon lang yon, yung nakaupo siya. No? Grabe,
doon mo makita ang kapangyarihan ng Diyos. Pwede kanyang biglian in an instant a wisdom to understand things in a new light. No? So, mula na araw na yon, naging para siyang bagong tao. He became another man. At saka yung liwanag na pumasok sa kanyang isip, illumination from God, from the Holy Spirit, no? Nanatili ng matagal na panahon. Siguro ilang araw o ilang linggo. Lasted a long time. Doon ang mga experiences niya at saka yung mga kaalaman na natanggap niya doon sa kuweba ay napakahalaga dahil yon ang naging instrumento na madala niya at magawa niya yung mga libro at mga turo niya na binibigay sa iba. Okay, balik naman tayo doon sa isang yung vision niya nung parang serpent. Bumalik yung vision niya after some time. Doon, 'di ba, sabi natin kanina hindi niya maintindihan kung ano 'yon yung vision niya. Basta ang maalala niya lang habang siya'y nakatingin, napupuno ng kaligayahan yung puso niya. Pero ngayon, habang siya ay nagdarasal, nakaluhod doon sa malapit sa garden, lumapit na naman itong parang anyo na kumikinang na maraming mga mata. Pero napansin niya, kasi doon sa may garden, malapit sa may ospital, may cross doon. Pag lumalapit yung anyo doon sa may cross, nawawala ang kanyang kagandahan. Hindi na siya ganun kaganda pag lumalapit, pag dumadaan siya malapit sa may cross. Doon na niya naintindihan na ito palang vision na ito ay galing sa Diablo. Kagagawan ito ng Diablo. At doon na niya naintindihan na bakit maraming mga mata itong anyo na ito kumikinang, yun pala ay mismong si Lucifer. Grabe, no? Kasi si Lucifer ay isang serapim. No? Ang serapim sa description sa Biblia ay maraming mga mata. No? Many eyes of the fallen seraph Lucifer. Kasi sa 2 Corinthians chapter 1 chapter 11 verse 14, Satan disguises himself as an angel of light. So sa spiritual warfare, mga kapatid, ang lesson na makuha natin sa buhay ni Saint Ignatius is huwag agad tayo maniwala sa mga vision na natin makita na ay ano, every time na ano, na-inspire ako, napakita si Mama Mary or angel, natutuwa ako. Siguro galing to sa langit, huwag kaagad maniwala. Anong gagawin natin, mga kapatid, pag nakakita tayo ng vision ni Mama Mary, Jesus, angel, anong gagawin natin? Huwag natin isikreto. Report it to the church. I-report mo sa simbahan. Huwag mong suluhin para matulungan ka mag-discern kung yan ay galing sa langit o galing sa Diablo. Kasi ito, dito natin mapatunayan na ang Diablo pwedeng bigyan ng kaligayahan ng puso mo. Ng mga spirit. At saka, kumikinang siya at napakaganda. Siyempre, pag nagpakita yan na may mga sungay at saka may mga pangil, hindi nalalapit si St. Ignatius. Kaya napakagandang anyo na hindi niya mawari sa kanyang puso. Okay? So, mula noon, pag ito ay bumalik, ang nagpakita sa kanya, ito ay kanyang hinahabol, tinutugis ng kanyang stick. Tinatakot niya, kaya lumalayo. Hindi na bumabalik. Kasi may hawak na hawak siyang tungkod. Hinahabol niya at hinahampas. Okay. At dahil dito sa kanyang karanasan sa kanyang spiritual battle sa kuweba, nung bago pa siyang nagdesisyon na maging servant ni Christ, dahil sa karanasan niya sa kuweba,
dito nanggaling ang kanyang mga kaalaman para magsulat nitong napaka-importanteng gawa titled The Spiritual Exercise. Hanggang ngayon, gamit na gamit ito ng mga Jesuits. Ay, hindi ko pa pala nasabi, no? Si Saint Ignatius Loyola is the founder of the Jesuits, no? Sa ang ating Santo Papa ngayon ay isang Jesuit, isang religious order. Si Saint si Cardinal Tagle ay isang Jesuit. Maraming Jesuit na ano. Okay. Anyway, itong spiritual exercise ay napakaganda pag makabili kayo nito, kunin niyo to, no? Very effective ito para malaman mo kung ang mga spiritual experiences mo ay galing sa Diablo, para malaman mo, spiritual discernment to eh, malaman mo galing sa Diablo or galing sa Diyos. Oh, ito ay makakatulong sa pag-discern para malalaman mo, no? At hindi lang yon, para matulungan ka rin na makikita mo ang kamay ng Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, na pwede mong yakapin ang lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, masama man o maganda, no? Pighati man o kaligayahan, matuturuan ka sa pag-unawa at sa pagtingin na ito pala, mapapanatag ka na ito ay galing bahagi ng plano ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Okay. Ang spiritual exercises ay may mga operation, no? The examination of conscience, meditation, contemplation, mental and vocal prayer. Summary lang yan. So if you have the time, you can buy that book. It is a very ancient book, no? 1500s pa. Hanggang ngayon, nag-survive pa rin. Yan pa rin ginagamit ng spiritual exercises ng mga Jesuit na napaka-epektibo. It is a blessing to the church. Okay. So, dumaan din si St. Ignatius na pumasok siya sa, ano, pagkatapos noon, nangaral siya. Pero, sinabihan siya para mangaral siya ng mga pagano at saka mga heretiko, mas maganda dapat siya ay may pinag-aralan. So, pumasok siya sa university, nag-aral siya para meron siyang credential. Napakagaling niyang mangaral at manghimok, no? Kaya di katagalan siya ay pinagbintangan na ano, nagpe-preach ng heresy. Pero dahil may mga ano dati, tribunal ng ano, Inquisition sa panahon na 'yon, uso ang Inquisition, taliwas sa ating paniniwala na Inquisition ay masama. No, hindi masama ang Inquisition. Ang Inquisition, ang purpose ng Inquisition ay para i-investigate kung ang itong tao na to ay kasapi ng mga heretiko na mga galing sa Protestant. No? Yan ang investigation. Hindi ka agad pinapatay, hindi ano. No. So, dahil sa Inquisition, napag-alaman na hindi heretiko si Saint Ignatius. Marami siyang na-convince ng mga estudyante na sumunod sa klase ng buhay na kanyang pinasok na magserbisyo sa ating Diyos. Kaya pinagdudahan naman siya na siguro may sa demonyo tong taong to. At sa ginayuman niya, kasi marami siya mga classmate na na-convince na sumama sa kanya, na tahakin ang buhay na pinasok niya. Okay? To make the long story short, anim sila ng kanyang mga classmate, kasama doon si Saint Francis Xavier, no? Sila ang co-founders ng Jesuit order. Pumunta sila sa Santo Papa 1534, no? They founded the Society of Jesus, also known as the Jesuit. Yan ang Society of Jesus. Yung other name ng Jesuit is the Society of Jesus. Mga classmate niya lang yun sa seminaryo. At naordinahan sila sa pagkapare, and they received the papal approval in 1540. Eto, mga Jesuit na ito ay naging misyonaryo
nakikipagdebate sa mga Protestante, sa mga lumabas sa simbahan, pinanindigan nila para sila yung mga Catholic faith defenders, no? Malaki talaga ang contribution nila sa pag win back sa mga tao pabalik sa simbahan at i-combat ang heresy. Maraming pinapatay sa kanila. Pupunta sila sa mga sa Europe, sa iba't ibang dako ng mundo, no? Sa mga indigenous tribes, no? Nakikipagsapalaran sila doon. Ang laki talaga ng contribution ng mga Jesuits, Society of Jesus. Kita niyo ito sa picture, minamartir yung isang Jesuit na pare ng mga tribo. Okay. 1556, namatay siya. He fought the good fight. Ignatius finished his race and received his heavenly crown. Pero, hindi nagtatapos dyan ang ating kwento, ang kanyang talambuhay, mga kapatid. Kahit namatay na siya, nagpapatuloy pa rin ang kanyang pakikipagdigma dito sa mundo. Yun. Pagkatapos niyang mamatay, inimbestiga ang mga kanyang mga kasapi para sa kanyang canonization. Di ba, pag i-canonize ka, may investigation yan. Kung itong tao na to ay karapat-dapat bang magiging santo na parangalan na maging santo, or ang kanyang buhay ba talaga ay banal? Yun. So may investigation. So may mga tao na mga tinatanong. Huh? So mga tao na nagpapatunay ng kanyang kabanalan at ang kanyang ang patuloy na pakikipagdigma sa laban sa kadiliman dito sa mundo kahit siya ay patay na. Si isa nito si Pietro Rivadeneira sa Madrid, no? Sabi ni Pietro, in-examine siya, isang demonyo daw isang araw nagsalita na kilala niya daw si Apostol Pablo. Meaning antigo na, lumang demonyo na to. Sa kapanahunan pa ni Apostol Pablo, kilala niya. At kilala niya rin si San Ignacio. At si San Ignacio ay isa sa pinaka magiting, no, nilang kaaway. Formidable spiritual opponent. Kaaway na talaga nila daw si San Ignacio. Yun. Si Father Lines nagpatunay din na isang araw may isang sundalo na naposes ng demonyo na kahit itong sundalo na to hindi niya kilala si Saint Ignacio nung buhay pa, pero sinabi ng poses na the greatest enemy daw nila dito sa mundo ay si San Ignacio. Galit na galit daw sila kay San Ignacio. Hindi niya to naabutan si Saint Ignacio nung buhay pa. Pero nung naposes itong sundalo na ito, bigla niyang sinabi kay Father Lines, our greatest enemy in this world is Ignatius, Saint Ignatius. May isa pang demon, may demon possessed na isang binata na pangalan niya si Matthew, ganun din ang sabi niya. So maraming nagpapatunay na greatest enemy ng Diablo sa kapanahunan nila si San Ignacio. Hindi lang yan. Eto, dalawang karanasan na matindi na makikita natin ang pinagkaloob na kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga minamahal na mga santo. Kasi mga santo, minamahal ng Diyos dahil mga best friend niya yan. Kaya, dito natin dahan-dahan maintindihan kung ano ang kaganapan sa langit, no? Kung paano mag-operate ang langit.
Okay. Isang apat na babae na mga mababait, mga consecrated virgins pa nga dito ang tatlo eh, no? Papasok sa pagkamadre. Ito ay mga madasalin at mga deboto. Pero kahit sila ay madasalin at deboto, hindi natin ma-explain kasi karamihan ng mga napoposes ay mga hindi maganda yung mga ginagawa, may mga mortal sin at saka mahilig sa mga occult, no? At saka mga superstitious. Pero ito ay bukod tangi. Minsan lang nangyayari to. Mga banal, mga madasalin at saka mga deboto, mababait, possessed by the demon. I think ang purpose nito para mabigyan ng glory si God. Okay. We can never know the mystery of the mind of God. They were tormented by the devil. So ano yung kanilang ano, mga sintomas? Matindi. Binigyan sila ng mga malulubang karamdaman. At nag-iba ang kanilang mga anyo. Nag-iba ang kanilang mga character. Yung kanilang pakikitungo. Para silang ibang tao. No? Nagwa-wild sila. Tapos nagkakaroon sila ng iba't ibang mga sakit at karamdaman. Minsan, gagaling sila. Minsan, para silang patay. Akala mo mamamatay na dahil sila ay nag-aagaw buhay. Pero may araw na naman na bibigla silang babangon at magiging masigla. No? At saka, pag sila ay hinagisan, no, ng blessed oil or blessed water, sila ay nagtitwist ang kanilang mga katawan. And then yung mga karamdaman nila lumilipat-lipat sa iba't ibang parte ng katawan pag ito ay nadapuan ng mga holy water. Gagaling, tapos lilipat na naman sa ibang parte kung saan yung hindi nababasa ng holy water. Tapos may mga panahon na kanilang sinasadya na lang saktan ang kanilang sarili, binabangga nila, hinahampas nila ang kanilang ulo sa lupa, sa sahig, sa dingding, no? May isang panahon nga na buti na lang nasagip ng kanyang asawa ang isa, tatalo na sana sa ano, sa bubong ng kanilang bahay. Kung hindi nasagip, mamamatay na yon, no? At isang bes, akala nila patay na dahil hinampas niya ang kanyang ulo sa sahig. At itong sinabi natin kanina, itong mga babaeng to ay mahilig magdasal. Ito ang kanilang kasiyahan sa buhay, ang magdasal. Pero sa panahong ito na sila ay naposes, hindi na sila, ayaw na nila magdasal. Nahihirapan na silang magdasal. At kahit sila ay mag-attend ng misa, no, nawawalan sila ng malay pagsimula pa lang. At pag sila ay pumunta para magkumpisal, nawawalan sila ng boses. At magsisimula nilang kukutyain ang pare na sa loob ng kumpisal. Magsasalita sila ng mga blasphemous, mga bastos na mga salita. At sila ay gumagalaw na medyo mga kalaswaan ng mga galaw na hindi naman nila dating ginagawa. No? Kaya napag-isipan nilang dalhin sila sa exorcist. So, si Benedito Merla, isang Dominican, Order of Preacher, kilala sa magaling na exorcist, greatly skilled in the cure of spiritual disorder. At ang kanyang kasama na si Father Gerolamo Fontana, no? Pero sa kahit sa kanilang efforts, no? Kahit sa kanilang efforts, hindi talaga nila mapalabas-labas ang demonyo. Isang araw,
Isang pare na pangalan ay si Gerolamo Bondinare, isa sa mga pinupuntahan ng mga babaeng ito pag sila ay nagkumpisal, confessor nila, pumasok sa bahay nila, hindi nagpaalam, dala-dala ang picture ni Saint Ignatius. At ito ay sinabit sa dingding ng bahay. Bigla na lang, no? Bigla na lang, sumigaw ang demonyo na nasa loob ng mga babae. Sumigaw ng sumigaw at ang sabi, andito na daw ang taong makakapagpalabas sa kanila. No? At tinanong niya ang pare, bakit mo dinala dito ang aming tagapag-usig? Why did you bring our persecutor here? Pinagalitan nila yung pare. Hindi nila alam, ha? Hindi nila kilala yun. Bakit mo dinala dito ang aming tagapag-usig? And then, tumingin doon sila sa picture at sinimula na nilang kutsain si Saint Ignatius. Ang sabi nila, hindi kami kayang palabasin netong kalbo. Sabi dito, we will never yield to a bald-headed, limping old man who was half-blind. So dito na natin malalaman na si St. Ignatius pala ay kalbo at napipilay-pilay kasi dahil sa kanyang injury sa kanyon, di ba? At half-blind, meaning bulag yung kabilang mata niya siguro or medyo hindi na maganda ang kanyang vision, half-blind, ang description ng demonyo. Hindi kami lalabas sa pareng kalbo, no? Grabe yung pagkukutya, napipilay at bulag. Kalahating bulag. Yun ang sabi nila. Binastos nila si St. Ignatius. So, ang isa sa mga demonyo na parang leader, chief of the demons, no? Kumaripas ng takbo at hinampas na naman yung babae at nawala ng malay ang babae. Akala nila yung namatay. Nung siya ay nagising, sabi ng babae, nakakita daw siya ng vision ni Saint Ignatius. Kasi nung tinanong siya, alam mo ba yung nangyari? Yung mga pinagsisigaw-sigaw mo? Hindi. Pero, nakita ko sa vision si Saint Ignatius na in-encourage kami na tutulungan niya kami na ma-deliver galing sa kamay ng demonyo. Okay. Sa puntong ito, yung ibang mga demonyo, dahil apat sila, no? They spoke in various tongues that the woman had never known. Yung mga lingwahe na hindi alam ng mga babae, nagsasalita sila. So dito natin masasabi na positive talaga, demonic possession. Kasi ito din nangyayari sa mga taong nasasapian, nakakapagsalita ng mga lingwahe na hindi naman nila alam. At alam nila yung pangyayari sa mga lugar na mga malalayo. Naglalakad sila sa kanilang kamay at paa, pero nakadikit yung dalawang tuhod. Yun. At alam nila ang mga nakatago na mga relics. Various parts of their bodies, no, namamaga at lumiliit. So alam niyo yung relics, yun ang mga pwedeng mga buto, bungo o mga buhok ng santo, yan ang primary relics, yung at saka yung mga damit, no. Yung secondary, yung kanilang mga ginagamit. No, yun. Ang mga damit yan ang secondary relics. Yung tertiary relics, yung mga upuan, mga libro, yun ang tertiary relics. Yung primary, yung parte ng katawan, bungo, buhok, yun. So pag kahit nakatago pa ang relics, alam nila. So demonic talaga. Okay. Dinala sila sa simbahan na Our Lady of Reggio, no, Saint Agatha of Subara, at to Saint Gimiano, mga lugar na kung saan kilala sa pagpapalabas ng demonyo. Pag dinala ang mga possessed doon, lumalabas. Pero hindi pa rin matigas. Kasi ang plano ng Diyos, ipapakita niya
ang kadakilaan ni San Ignacio para sa kanyang canonization. Para ito'y magamit na prueba ng kanyang canonization ni Saint Ignatius. Okay. At nag-promise ang mga babae that they will keep vigil and then would keep his feast day pag sila ay tinulungan. Nag-promise ang mga babae. Nagdala ang pare ng relic ni Saint Ignatius, no? Galing Roma. Palihim, patago na dinala sa loob ng bahay. Pero alam kaagad ng mga demonyo kahit ito ay sikreto. Ang sabi nila, andito na sa loob ng bahay ngayon ang magpapaalis sa amin. Ang isa sa mga pinaka matindi na espiritu sa loob ng mga babae, sabi nila ay nagsimulang nanginig. Suddenly began to tremble, nagsimulang manginig. At sabi niya, parang may apoy na lumalabas sa bunganga ni San Ignacio at ako'y nasusunog. At si Ignacio ay nagpapaalis sa akin. Pinapaalis ako. Yun ang sabi ng demonyo. At marami pa silang mga milagrong nakita, no? At yun, ayaw na ayaw ng demonyo sa relikyas ni San Ignacio. And then the demons departed from his victim. Umalis yung demonyong yun. May ang natitirang mga demonyo, kinutya nila yung umalis. Oh, bakit daw umalis? Napakaduwag. Sabi niya, hindi ako aalis. No? Kahit ano pang mangyari, hindi ako maalis. Pero hindi nagtagal, umalis din siya. Pero para hindi siya mapahiya yung demonyong yon, lumuhod siya sa harap ng krus ni Kristo. Sabi niya, O Lord, crown, no? O Lord's crown, I leave this body through the virtue of this thorn, but not because of Ignatius. Para hindi siya mapahiya na napaalis siya dahil sa kapangyarihan ni San Ignacio, lumuhod siya sa tinik ni Kristo at sinabi niya, lumabas ako dahil sa tinik ni Kristo at hindi dahil kay Ignacio. Pero maya-maya lang napilitan pa rin siyang ikumpisal at ideklara na sa katotohanan lang ako ay napaalis dahil kay Ignacio. At ganun din ang iba, sumunod. Sabi nila, aalis kami, hindi kay Ignacio, pero sa kalaunan, napilitan silang dumapa at dilaan ang sahig kung saan nakalagay ang picture ni San Ignacio. At siguro, I'm sure, na ang Diyos ang nagpagawa sa kanila noon para ideklara sa lahat na ito ay dahil sa intercession ni Saint Ignatius para ito ay magamit sa kanyang canonization, no? Ganon mag-honor ang Diyos sa kanyang mga santo. He honors the people who loves him, no? Kaya hindi natin masasabi na ninanakawan natin ng honor si God. No. Kalooban ng Diyos na bigyan natin ng dangal at honor ang mga santo dahil kahit ang Diyos mismo ay nagpapahintulot at siya mismo ang nagbibigay ng honor sa kanyang mga saints, kagaya nitong nangyari. No? Sabi nila, hindi, ibang santo ang nagpaalis sa amin. Ang si Diyos Hesukristo ang nagpaalis sa amin. Pero maya-maya lang, hindi nila mapigilan ang kanilang sarili at inaamin nila, dinidilaan nila ang sahig kung saan nakapatong ang picture ni St. Ignacio, sasabihin nila, si Ignacio ang nagpalabas sa amin. Okay. So, kaya bago lumabas ang demonyo, sabi niya, nagalit siya, sabi niya, O Lucifer, saan ang kapangyarihan mo? Bakit mo hinahayaan na tayo ay
malupig? Bakit hinahayaan mo na itong kapirasong papel na picture ng isang pare ay tayo ay matalo, no? So, anong lesson makukuha natin dito, mga kapatid? Picture lang, ha? Picture lang ni Saint Ignatius. So, picture ng mga saint, picture ng mga Mary, mga sacramentals is very effective. The opposite is always also true. Yung mga occult objects, delikado yan. Dumadaloy ang kapangyarihan ng mga demonyo. Kaya, dumadaloy din ang kapangyarihan ng Diyos sa mga sacramentals, like holy objects, holy pictures. Okay? Tapos, nung binigyan sila ng autobiography, libro lang ng autobiography ni Saint Ignatius, sabi niya, mas pipiliin pa na, tapos pinilit yung demon possessed na basahin yun. Sabi niya, mas pipiliin ko pang lumabas sa katawan nito kumpara pababasahin ako sa cursed book na ito. Hindi, yung autobiography ng buhay ni Saint Ignatius, ayaw na ayaw nilang basahin. Huh? So, O God, you have stripped us of our glory to give it to a lame, wrinkled old priest. Kulubot na matandang pare. Tinanggalan mo kami ng karangalan at binigay mo dito sa kulubot na pare na ito. Yun ang sabi nila, no? So, to make the long story short, those women were delivered. No? Ito, ang huling kwento. Mga ano na lang to, mga 5 to 10 minutes. Okay. So, di ba ang mission ni mga Jesuits, ang mission ni Jesus, ni Saint Ignatius, pinadala siya para i-combat ang heresy ni Martin Luther. Ito, may isang Calvinist na babae na na-possess. Calvinist, galing kay, at ito ay mga estudyante ni Saint Martin Luther, mga sekta niya ito, si John Calvin, naggumawa siya ng kanyang sekta, Calvinist, protestante pa rin yan, no? So, may isang membro na possess, 1627, no? And then, i-shortcut na lang natin kasi wala na tayong oras, pumunta sila sa simbahan ng Katoliko dahil wala daw silang kapangyarihan na palabasin ang demonyo, no? Hingi sila ng tulong sa rector ng Jesuit College. Okay. Tapos, nung doon na sila, sabi ng pare, o ba't kayo dito pumunta? Di ba, kinoconsider niyo ang mga ceremonies ng simbahang Katoliko superstitious? Yung aming mga exorcism, walang kwenta, meaningless? Oh. At saka, ang Calvinist pa na nagdala sa babae, dati, ang sabi niya, no? He would sooner be a dog or a pig than a papist. Yan, mas pipiliin ko pa maging aso or maging baboy kumpara sa maging katoliko. Yun ang sabi niya. Ang papist, tawag nila sa mga katoliko dati, papist eh. Kasi naniniwala sa Santo Papa. Yan, yan tawag nila. Ganun nila kaya namumuhian ang mga katoliko. Kaya sabi ng pare, oh, bakit kayo pumunta dito? No? Doon kayo sa, ano, sa inyong mga pastor. Tingnan natin kung mayroon ba kayong kapangyarihan na makapagpaalis ng demonyo, no? Pero sabi nila, hindi daw. Kaya hindi daw kaya ng kanilang mga ministro. Kaya doon sila. Okay. Their ministers did not possess the power to cast demons. Ngayon, ang rector, inisprinkle siya ng holy water at ang relic ni San Ignacio ay nilapat doon sa balat ng na-possess, yung hindi niya alam. Pero nag-react kaagad ng babae, no? Nag-react kaagad at masyado siyang nasaktan. At sabi niya, yan ang buto ni San Ignacio. The bone of Saint Ignatius is tormenting me. Okay. Tapos, he instructed them to bring the book of Calvin's Institute or some other book containing their own dogma.
Anong sabi? Inutusan niya, magdala kayo ng libro ni Calvin, mga dogma at sa mga turo ng mga Calvinism sa kanilang simbahan. Binigay sa demon possessed. Nung hinawakan ng demon possessed yung libro ng mga Protestante, ito ay hinalik-halikan at niyakap at parang natutuwa ang demonyo. Hinahalik-halikan niya ang libro ng mga Protestante, no? Began to kiss and caress it with marks of joy. Pero nung nilagay, pasikretong nilagay ng pare ang picture ni Saint Ignatius sa loob ng libro ng mga Protestante, ng Calvinist, nilagay doon, binigay sa kanya, hindi niya alam, bigla niya itong tinapon at nagalit at ayaw na ayaw niyang hawakan. Yan, bakit hindi mo hawakan? Sinabi niya, merong picture sa loob niyan ni Ignatius. So ayaw na ayaw, demonyo, no? And then, nung nakita yun ng mga Calvinist, ng mga kasama ng babae, sabi niya, kaya niyong gawin yan kasi may sa demonyo kayo. Kilala niyo ang demonyo, kaya kaya niyong gawin niyang mga ganyan. Hindi pa rin maniwala, no? Kahit malaking milagro na. Tapos sabi ng pare, na nainis na siguro yung pare, sabi niya, ayaw niyo pa rin maniwala kahit nakita na kayo ng ebidensya o ganito. Payag kayo, magdadasal ako sa Diyos na kung totoo man ang inyong paniniwala ay papasok sa akin ang demonyo. Pero kung totoo ang aming paniniwala, kami ang totoong simbahan, papasok sa iyo ang demonyo kahit isang oras lang. Papayag kayo. Tumahimik sila. Hindi sila pumayag. Natakot sila. No? Kaya, katapos nun, inutusan ng rector na mag 3-day fasting ang mga tao sa loob ng college, magpinitensya at mag-offer ng maraming misa bago isagawa ang exorcism. And then, pagkatapos nun, isang kasama nilang pare pumunta doon sa possessed na babae, binisita. Pag bisita ng pare, isang kasama nilang pare, brother ang tawag nila, nagwild ang babae. Grabing sigaw-sigaw at nagwild, nasasaktan siya. Pero yung kasama niyang Calvinist na ministro, lumapit sa babae, no? Tinawag niyang, "He is my friend." No? Tinawag niyang, "He is my dear friend." Pero pag pare ang lumapit, nagwawala ang babae. Okay. At saka, during the exorcism, diniklara ng demonyo na the most hated enemy nila sa Ostrog ay ang mga Jesuit. At sinasabotahe daw nila ang mga gawain ng mga Jesuit doon. At hinihimok nila ang mga tao na magalit sa mga Jesuit sa lugar na yon. Okay. At may plano pa nga silang sunugin ang college ng Jesuit. Para maniwala, dinescribe niya pa kung anong arrangement sa loob ng kwarto. At totoo, no? Hindi lang nila nagawa ang kanilang mga planong sunugin at mga panggugulo dahil pinigilan sila ni Maria at ni San Ignacio. Okay. Kaya, at pag nagmimisa during exorcism sa loob ng simbahan, ginawa para makita ng lahat, para maging ebidensya na para sa mga Calvinist, pag habang nagmimisa at during consecration, sinasabi ng demon possessed, "Now they are raising the Most High." No? Tinataas nila ang dakilang Diyos every time mag-consecration. And sabi ng rector sa mga tao, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, at sila nagsisi, umiyak sa kanilang mga kasalanan kasi nakikita nila, no, yung exorcism, kung anong kapangyarihan ng Diyos laban sa Diablo. So, first hand, kaya nagalaw ang kanilang mga konsyensya na sila nagsisi. Tinanong, paano ka nakapasok sa babaeng to? Sabi niya, nakapasok ako. Ito, tandaan nyo ha, huwag kayong basta-basta lang tumanggap ng mga bagay sa hindi nyo kilala.
sa garland, sa tali ng garland, merong curse. Ang pangalan ng demonyo, si Ruteno. Galing sa isang sorceress or witch na si Rutena. Nilagay niya yung curse doon sa tali na nakapasok, nakatali yung garland. Eh, kustombre nilang maglalagay ng garland sa ulo nila. Tinanggap niya yon, doon pumasok ang demonyo. Doon nagsimula ang possession. Kaya lesson learned, mag-ingat. Ang tawag dyan ay fortuna, no? Sa termino ng mga exorcist, fortuna. Yung mga objects na nakalagay ang mga curse. Okay. So, tinanong, sino ba after, maliban sa Diyos, after God, sinong kinakatakutan nyo? Sabi niya si Mary at saka si Ignatius. Yun, napilitan silang sagutin yun. And then, the exorcism continued for 2 hours before the image of the saint and the evocation of Mary. And then, to make the long story short, umalis na sila. Huh? And then, she was led before the Blessed Sacrament, umiiyak siya. And then, diniklara nila na iiwanan na niya ang pagiging Calvinist. At sila, marami sa kanilang mga Calvinist, iniwan nila ang kanilang paniniwala at they profess to be Catholic. Bumalik sila sa simbahang Katoliko dahil sa dakilang milagro na nakita nila sa kapangyarihan ng Diyos mula sa simbahan ng Katoliko. Mula sa intercession ni Saint Ignatius. No? So ito ay mga konting mga testimony lang na nampapatunay ng powerful intercession ni Saint Ignatius of Loyola, who continues even from heaven. Nagpapatuloy ang pakikipagdigma niya kahit andun siya sa langit sa pakikipagdigma sa mga kapangyarihan ng kadiliman dito sa lupa. No? Saint Ignatius of Loyola, pray for us. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for this day. Saint Ignatius, help us in our battle with the devil. Intercede with us so that we will discern the attacks of the devil. All of this we ask in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, with the intercession of Mama Mary. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hanggang sa muli, mga kapatid. God bless you all. See you next week. Thank you.